Okay. Magandang gabi sa inyo lahat saka sa mga nanonood. Ang topic po namin ay True Church, which is the what is the True Church that founded Jesus Christ since 33? Tama ba? Agree ka ba? Agree. Okay. Tunay na simbahan na itinayo, respond ni Kristo. Now this is my time to prove what is the True Church that founded by Jesus Christ since 33 AD. According to Isaiah chapter 2 verse 1, ito ang pangitain ni Isaiah na anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem. Sa mga araw na darating na araw, ang mga bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol dahil sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating, sasabihin ang ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro sa atin ang kanyang daan at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. So ang tinutukoy dito, ang bundok kaya ni Yahweh ay nagre-refers ko to, it is refers to the church of the living God, which is the pillar and the ground of truth. According to Isaiah, 1 Timothy 3:15, here's it. But I tarnow that thou mayest know how thou oughtest to believe thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. So, ito ay tinutukoy dito ay ang simbahan ng Diyos na kung saan ay haligi at suhay ng katotohanan. So, doon sa aklat ni Propeta Isaiah, sinulaan na po kung ano ang tunay na church o ano yung tunay na church na itatatag ng Diyos mismo. At ito ay natupad sa Old Testament. Bago ako pumunta kung saan ito na itatag, babasa pa ako ng isang talata kay Propeta Isaiah din. Isaiah chapter 56 verse 7. 2 minutes. Dadalhin ko kayo sa panaw ng bundok. Ipadala ako ninyo sa inyong mga kagalaka sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog. At ang aking tahanan ay tatawagin bahay talanginan para sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, bahay talanginan, which is the church, para sa lahat ng bansa, it is universal. Universal means it is the Catholic. Kung titingnan mo sa dictionary, kahit saan mang mga dictionary ng Merriam-Webster Dictionary, ang ibig po sabihin ng universal is Catholic. Doon po galing yung salitang Catholic. Bahay talanginan para sa lahat ng bansa, which is bahay talanginan, church, para sa lahat ng bansa, it is Catholic Church. Kaya ang church ay tinawag na Catholic Church. At saan ito natupad? Also kinuti ito ni Jesus Christ sa Mark 11:17. Ang sabi, at tinuruan niya ang mga tao ng ganito, hindi ba nasusulat na ang aking tahanan ay tatawaging bahay talanginan para sa lahat ng bansa? So, ang propesya ng propeta Isaiah na ang kanyang bahay talanginan ay tatawaging bahay talanginan para sa lahat ng bansa, which is the Catholic Church. Amen? Sapagkat bahay talanginan, church, para sa lahat ng bansa, it is universal. 35 seconds. So, ang church na tinutukoy na to, walang iba, according to Timoteo 3:15, is the pillar and the ground of truth. So, ibig sabihin, iisa lang po ito ang itinayo ng Diyos na simbahan, hindi po marami. According to Matthew 16:18, dito natupad ang kanyang
prophecy about sa kanyang sipan. At sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato nito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So dito natupad yung prophecy ni Propeta Isaiah. Depende sa iyo po. Bahala ka po. Mag-stand ka, magtatanong ka, or i-rebat mo yung sinabi niya. Magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ako nga po pula si Edmar Santiago mula sa Seventh-day Adventist Marikina Church. Ako po ay naliit na konti dahil alam nyo na dito sa Pilipinas ay traffic talaga. So gusto ko lang na pasalamatan una muna si Pastor Sustain ko para sa ating pagpapaintulot na tayo ay magpagkaon ng imperfect sharing sa kanilang iglesia. Ngayon nga ito mga kapatid ay magkakaroon tayo ng healthy discussion tungkol sa tunay na iglesia. Hello? Magic. Yeah. Ayan. Sa unang tayo ni Brother Philip Cesar, na pansin nyo, pumasok siya ng mga prophecy ni Prophet Isaiah. Pero, sabi doon, bahay dalanginan sa lahat ng mga bansa. Yung bahay na dalanginan ay hindi po pangalan. So, yung sinasabi niya na bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa ay Catholic Church, yun ay opinion nila. Bakit? May sinabi po ba ang Biblia na ang Catholic Church ang bahay dalanginan? Ikalawa, sa binasa niya sa Timoteo 3:15 ay binabanggit doon na ang iglesia ng Diyos ay haliki ng suhay at katotohanan. O, ang nabasa, iglesia ng Diyos. Hindi iglesia katolika. Bakit po pa tinawag na iglesia ng Diyos? Kasi yung mga hintil ay hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nung nangawag si Apostol Pablo sa mga hintil, ay tinanggap ng mga hintil ang Diyos. Kaya naging iglesia ng Diyos. Pero hindi pa rin yung pangalan ng iglesia. Bakit po? Ang nakasulat sa Biblia, common noun. Pag sinabing common noun, kahit sabi mo, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon, lahat yan, common noun. Hindi yung pangalan ng iglesia. Kaya, gusto ko lang mapansin sa inyo, mga kaibigan, dito tayo, basahin natin yung binasa niya isang talata sa Biblia. Ito. Yung Mateo, kapitulo 16. Yeah. 2 minutes and 20 seconds. Ang sabi diyan, at ikaw, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayan. Ang sabi doon, itatayo ko ang aking iglesia. May nabasa po ba tayo? Iglesia Katolika? Ang sabi, itatayo ko ang aking iglesia. Wala pong pangalan. Ngayon, sa direct po niyan, yung itatayo ay oikodin mo. Ang oikodin mo po, ang ibig sabihin ay to rebuild. Ibig sabihin, itatayo ko. Itatayo. From the word itatayo. Hindi siya itayo. Kasi pag itayo, ito, itatayo. Diba? To rebuild. Bakit? Sa Nawa 7:28, ibinabanggit po dyan ang iglesia sa ilan. Nagsimula po ba sa bagong tipan ng iglesia? Hindi po. Ano po ba sa tang iglesia? Sa tang iglesia, tayo, ikaw, kayo. Grupo ng tao. Kaya yung kalipunan ng mga sumasamba kay Yahweh ay sila yung iglesia ng Panginoon na nasa ilan. Ha? Ngayon, yung sinasabi niyo pa na 50 seconds. Yung sinasabi niyo pa na sila daw ay universal.
Okay, po yun. Pero again, merong tinatawag na universal Catholic or Catholic talaga dati. Pero hindi siya pangalan. Ano siya? Description ng church. Bakit? Ang sabi doon sa hula ni Propeta Isaias, dadalhin kita mula sa silanganan hanggang sa kanluran. Isaias 40:5 hanggang 6. Yan, ginagamit ko yun yung INC ako. Nagmula sa silangan, lilipat sa kanluran. Yan, iikot yan. Kaya naging universal ng church. Hindi yung pangalan, description ng church. Time na bro, time. Yan. Okay, another 5 minutes. Depende sa'yo, bro. Question ako. Question. Tayo, tayo, tayo sa harap. Hello. Hello. Dito ka, dito ka. Para, okay, bro. Harap tayo na sa taas. Makita. Okay. Ito ang tanong. Okay, ready. Bro, wait lang. Una-una, ang ginawa mo, hindi mo ilista ng iyong church. Pinanatan mo. Ito ang tanong. Ano ang ibig sabihin ng isdei at ano ang basehan mo sa Biblia? Okay. Ito po ang basehan ng SDA Church. Ang SDA po ay Seventh-day Adventist. It's a Protestant denomination. Yeah. Protestant Christian denomination. Yan. Ang basehan po namin sa Biblia ay yung mababasa sa Apokalipsis 12:17. Yan yung pagtataga ng mga banal na nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yan. Okay. Ito. Ang Seventh-day Adventist Church ba? Ito ba ay event of church? Ah, yung Seventh-day, yung, ano ba tinatang mo Seventh-day? Kasi ang tinding mo, ang tinding natin dito, true church. Oo. Ngayon, eh ang pangalan ng inyong simbahan ay Seventh-day Adventist Church. Ang Adventist Church ba, ito ba ay event o church? Ito, ito sagot. Yung Adventist ay pangalan. Bakit? Kasi yung Advent, yun yung event. Yung naghihintay sa Panginoon, yun yung Adventist. So, hindi ito church? Church. Church. Saan mababasa ang Seventh-day Adventist Church sa Biblia? Ito, brother. Saan? Ah, over yan eh. Saan sa talaga? Pakita mo sa akin. Kasi Seventh-day Adventist Church, sabi mo, oh. Asa sa Biblia? Wala na ito po, network. Ha? Wala ka mabasa. Eh di, hindi totoong church yan. Okay, eto. Ikaw galing ka sa Iglesia ni Cristo dati. Oo. Na Iglesia ni Cristo. Church? Nalo kayo. Para sa'yo, ang Iglesia ni Cristo ba ay peke at ang tunay ay Seventh-day Adventist Church? Ayun, so good. Gusto mo sa'yo. Ang Iglesia ni Cristo ba ay faith in the church at ang sayo ay tama? Ayon sa Pasugo 1983 at sabi, si Felix Manalo ay nag-aaral sa Seventh-day Adventist Church noong 1911 at 1912 at napatunayan niya na ang turo ng Iglesia Adventista ang pinakamalapit na turo sa Biblia. Ang tanong ko ay, Peke ba yung Iglesia ni Cristo o yung Seventh-day Adventist Church ang tama? Ang Seventh-day Adventist Church. Okay, ang tanong ko lang, peke ba yung Iglesia ni Cristo o yung sa'yo? Peke. Kanina hinahanapan kita ng talata sa Seventh-day Adventist Church. Kung ito'y mababasa, wala kang may pakita. Para sa'yo, ano ba ang ibig sabihin ng Adventist Church sa ibang wika? Adventist ay pang wika. So sabihin natin Adventum. Alam mo yung Adventum? Latin yun ang ginagamit ng Iglesia Katolika. Ang Adventum, ito yung root word ng Adventist na ito ang kinuha sa Tito 2:13. Yan. Na paghihintay sa Panginoon. Yun ba ang paghihintay doon ang may mababasa pang paghihintay ng church? Okay. Kasi kinang Seventh-day Adventist Church. Pakisagod, may makikita ba? Yung bang paghihintay doon, mababasa ba yun na paghihintay? Paghihintay sa Panginoon. Kasi church ginamit yun eh. Meron sa diwa.
Sa diwan. Saan mababasa dyan? Sa diwan. Yun yan. Sa Titus 13. Ang seventh, kaya ka tinatanong kita. Oh. Ang seventh day Adventist Church ba na sinasabi? Sinasabi mo na paghihintay ay mababasa pa sa Biblia yung seventh day Adventist Church? Hindi po ba sa ulit mabulit? Parang sa Biblia Adventist Church. Kasi ang dinidinding natin dito. Fruit Church. Ito ba? Okay. Masulat. Okay. Oh. Wala ka na ibigay. Nakasulat na sa cover. Hindi pa rin yan. Biblia pa rin yan. Biblia pa rin. Saan sa talata? Tinatulong mo Biblia. Okay. Hindi yan. Wala siya rin yan. Ito bang Seventh Day Adventist Church, ito ba yung tatag ni Kristo mismo? Yes. Okay, yes. Saan mababasa? Ng Seventh Day Adventist Church, okay. Itatag noong 33-18. Saan? Apocalypse 12:17. Sige, pakitaan mo kung may Seventh Day Adventist Church ka. 22nd, ilang babasahin? Apocalypse 12:17. Asan niya? Oh. May church ba doon ng Seventh Day Adventist Church? Ang sabi doon, nagsisitaga ang mga banyan na nagsisitukan ng utos at may pagkakataya kay Jesus. Pero walang church na mababasa? Walang hindi ko po din. Wala. Kasi si Kristo lang katatang simbahan eh. Pero wala ka to. Okay. Pinit sa'yo, bagay... Alam niyo kasi ayoko sana ng tanungin muna si Brother Philip. Gusto ko sumagot siya ng sumagot. Magtanong siya na magtanong at magsuri. Ganyan ang gusto ng Seventh-day Adventist. Mag-aral tayo ng Biblia. Ngayon, mga kaibigan, ang gusto ng ating kausap ay mababasa ang salitan Seventh-day Adventist Church sa Biblia. Alam niyo po ba, bigyan ko kayo ng sampu na pangalan ng iglesia. Iglesia ng Diyos, iglesia sa Corinto, iglesia sa Efeso, iglesia sa Rodea. Lahat, napakaraming iglesia na pangalan dito. Ngayon, alin po sa mga iglesia nito ang totoo? Eh wala po, bakit po? Kasi hindi intention ni Apostol Pablo na gawing pangalan ang mga ito. Dahil yung iglesia sa Corinto, iglesia sa Iglesia ng mga Himpil, Iglesia sa Galacia, ito ay pangalan ng local church na kinatatalaan ng mga sumasampalataya ay Kristo. Ayan. Ngayon, ang sabi niya, dapat daw ang tunay na iglesia ay mababasa sa Biblia o sa pangalan. Saan po natin mababasa sa Biblia na makikilala ang tunay na iglesia sa pangalan? Hanapin po natin sa kanyang sagot kumaya. Ngayon, kung gusto natin makilala ang tunay na iglesia, babasahin natin dito sa aklat ni Juan. Sa 7, ang versikulo ay 17. Ganun po ang sinasabi. Oh. Kasi yung sa 1:7, ang sabi dyan, kung sino pang nagsisiibig na gumawa ng kalooban ng Diyos, ito'y makikilala sa turo. Ano yung turo? Sa Ezekiel 44:23-24, ang sabi doon, ituturo nila ang marumi at malinis. Yung Catholic Church ba, turo ng marumi at malinis? Hindi po. Ang sabi pa doon sa talata ay, sila yung nag-iingat ng kautusan. Iningat na ba nila ang kautusan? Binago pa nila. Ngayon, ang sabi pa doon, at kanilang ipangingilin ang sabat. Hindi kanina natupad, sila ba nangingil ng sabat? Hindi po. Kaya ulitin natin, ang sabi ni Juan, sa 7:7, makikilala sa turo. Aling turo? Sa Ezekiel 44:23-24, yun ay ang sabat. Ngayon, hindi na sila yun eh. Ngayon, ito yan. Pinipilit niya sa akin na may mababasa, kailangan ito may mabasa ako. Eh kasi, brother, wala ko yung mababasa ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Gusto mo po, ito pa yung pangalan, brother. Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Hanapin mo yun. Pag may nahanap ka, talo na ako. Pag may nahanap ka, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa original manuscript, Greek at Hebrew, marunong ako. Sige, labas mo, mamaya. Labas mo mamaya. Yung Catholicism mo, alam ko na yan.
Hindi yan uupang sa akin, bro. Hindi yan uupang sa akin. Ngayon, ito pa. Ang gusto nilang ipalabas, si Ellen G. White ay founder ng Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist Church. Ngayon, hindi niya alam, si Pablo, si Pedro, at si Santiago ay co-founders ng iglesia. Saan mapabasa? 1 Corinthians 3:10 at Galatia 2:9. Si Apostol Pablo, si Santiago, at si Pedro ay co-founders. Ganun din si Ellen G. White at si Joseph Briggs at si si James White. Sila ay co-founders na 22. Kung may mapasa na sa aklat referensya ng SDA na si Ellen G. White na nagtayo ng iglesia ay aming kontalo. Okay. Father Philip, marami siyang hamon, ha? Hamon niya, basahin ko. Wait lang, bago ka tumitig. Ang hamon niya, kayo ka, Father Philip. Inuwi na kasi yung libro niya, ano, nandun eh. Oo, nakita ko doon, 18. Wait lang, hindi ka nakikita. Ang hamon ni Father Denmark, alam niya ang Greek and Hebrew, patutol. Basahin mo, Iglesia Katolika Romana. Apostolika. Pangalo na daw siya. Pangalawa? Dismiss na. Sa Biblia. Sa Biblia, preferensya. Pag nabasa mo, talo na siya. Uwi na siya. Uwi na siya. Okay. Ano, tiket? O, iwalay. Sama-sama daw, sama-sama. Okay. Sama-sama sa Biblia. Sa Biblia, sama-sama. Showdown na ganito. Showdown. Alam ko magaling ka, ibig sabihin, memorize mo yun? Sabi ko kung, okay. Wala. Kasi sabi niya, ibig sabihin, pag magaling siya, ibig sabihin, hindi mo na kailangan magbuklat-buklat niya. Okay, ano sa Hebrew ang Seventh-day Adventist Church? Hebrew naman. Oo. Kasi sabi mo, magaling ka sa Hebrew at sa Greek. Bro. Ayun, nasasabi mo nga eh, kaya nga tinatanong kita doon sa Singapore. Hindi ko talaga yung aming story. Ibig sabihin, hindi ka magaling. Kasi sabi mo, magaling ka. Sabi mo, marunong ka. Marunong magbasa. Kasi sabi mo, magaling. Okay. Okay, next. Next question. Galing time to, bro. Ayon sa'yo, ang SDA ay Protestant denomination. Yes. Ito ba ay church na itinayang ni Cristo doon sa Matthew 16:18? Yes. Asa, magbabasa yung denomination church? Protestant. Na Protestant. Sabi mo, sinabi mo, ito, nakasulat mo. Ang sabi mo, ang Protestant denomination ay church. Wala ka. Ayon sa itinayong Jesus. Wala ka mo. Saan doon sa Matthew 16:18 na ang Protestant denomination ay itinayong ni Cristo? Saan doon? Wala ka mo ba sa Catholicism? Ay, huwag mo.
ang tanong kayo sagutin po, ay lumilis ka. Okay. Ayon sa iyo, ang SDI Protestant Denomination Church ang itinayo ni Jesus doon sa Formate 1680. Saan mababasa doon sa Formate 1680? Walang network of network. Wala. Ah, wala, okay. Sinabi mo rin, pero sinabi mo dito. Okay. Ang Seventh-day Adventist Church ba ayon sa Greek? Anong ibig sabihin ko? Ang Seventh-day Adventist Church ayon sa Greek. Kasi, anong ibig sabihin ng Adventist sa Greek? Okay. Anong ibig sabihin ko? Sa totoo lang, ang Adventist naghihintay sa Panginoon. Hindi, ang tanong ko, ano sa Greek ang Adventist? Ang sinasabi mo, kahulugan kasi. O kaya nga sa Greek, sabi ko, ano sa Greek? Kasi sabi mo, magaling ka sa Greek. Marunong nga lang. Okay, kung marunong ka, ano nga sa Greek? Kanina pa tayo nag-uusap. Sabi mo, marunong ka. Kaya nga, ano sa Greek? Kasi sabi mo, marunong ka. Ayaw mo nang magaling, kaya tatanungin kita. Sabi mo, marunong ka. O sige. Marunong ka sa Greek. Ano sa Greek? Ang Adventist. Ang meron lang sa Greek Bible ay Advent, walang Adventist. Okay, paano kung nababasa ako na... Na Adventist? Hindi, kaya nga tinatanong kita, ano sa Greek? Ang Adventist. Kasi sabi mo magaling ka eh. Marunong lang. Oh, sige, marunong. Ayaw mo magaling. Kung marunong ka, ano yung Adventist sa Greek? Oo. Oh. Ano? Sige, tingnan natin yung ano. Oh, ito na. Wala. Patignan ko sa screen ha. Oh, wait lang. Patignan ko sa screen. Ito to stress eh. Oh, ha? Stop mo na ito eh, please. Ito to stress eh. Ito, Advent! Advent! May ko rin nalaman. Ayan, walang nalaman. Oo. Okay. Next question. Ngayon lang talaga ito natikin. Ngayon lang. Okay, sige. Okay. Meron pa. May 28 seconds ka pa. Last question. Last questions na. Okay. Hindi, since hindi mo rin na, okay, wala ka rin na ibigay sa akin na, ang Seventh-day Adventist Church ba ayon sa Biblia sa Matthew 16:18? Itinayo ba kay Ellen G. White o kay Apostol Petro? Ah, ito yan. Yung patutod na Petros ay ito yung faith ni Petro. Ito yung faith ni Petro. At yung patong ito ay sumisimulo kay Kristo. So, dalawa. Last question. Oh, dalawa. Okay. Time na, bro. Oh. Time na. Okay. Brother, time na. Oras mo na. Oras mo. Bala na magtanong ka. Question ka, bala ka. Ito kasi. Okay, sabi mo kung start na ba? Okay. Okay, start na. Okay, bro. Dito ka. Ito naman yung question ko. Dito ka. Matanungin ka ng Hebrew. Oo. Mamaya na ito. Mag-aral ng Greek. Okay. Ganito na lang. Okay. Ito. Yung bato sa... Kasi ang stand ng RCC or Roman Catholic Church ay si Pedro ang bato. Tama ba? Sagot. Yung bato sa Mateo 16:8. Tama. 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 Ngayon. No. Yung salitang Petros. Oh, ay yung salitang Petra. Petra ha? Yung salitang Greek na Petra. Sa ang talata ginamit kay Pedro? Sa talata. Talata. Okay. Yun din yun eh. Kasi yung isa lang naman.
naman ang pinatutukulan doon si Pedro. Yung din yun, sa Mateo 6:18 din yun. Sando talaga. Sinabi, okay. Sinabi pa doon, at ikaw ay Pedro, sa ibabaw mo. Itatayo ko ang aking iglesia. Sa ibabaw ng bato ito. Itatayo. Si Pedro ba yung bato? Sumisimbolo yan. Oh. Ang bato, sapagkat si Pedro ay isbat. Okay. Simbolo yan, hindi naman literal na wala yan, bato si Pedro. Okay. Yung binasa mong bahay dalangin ng kanina, yung bahay panganan o description? Description yan, ikaw ay may sabi. Description, okay na ako. Oh. Ngayon, saan talata mababasa? Saan talata? Na ang bahay dalanginan ay Iglesia Katolika. Saan talata? Dito ang hawak. Basta, kailangan mabasa ko. Ang bahay dalanginan ay Iglesia Katolika. Basa. Ganoon din yung brother kasi ang ibig sabihin ng bahay dalanginan basa. Ito, Mark 11:17. May nabasa pang Catholic doon? Basa. Lahat ng bansa, ibig sabihin, universal yan. Kaya mababasa. Kasi ang hinahanap mo ay ano, salitang Catholic. Kasi ang meaning ng Catholic means throughout all the world. Oh. Ibig sabihin yan, Catholic, it is universal. Kaya nga tinawag na para sa lahat ng bansa, meaning universal. Nandun din sa Mark 11:17. Ang hinahanap ko kasi Tagalog eh. Oh. Eh, kasi, o, basa ka doon. Punta ng English. Oh, English. Basahin mo Catholic. Catholic? Okay. Basahin mo Catholic. Ito. Mapasa-pasa ba yung panatid dyan? Basahin mo. Kailangan mapasa ko. House of prayer for all nations is Catholic. Ang tanong ko sa akin, hinahanap mo ang Catholic. Hindi. Hinahanap ko sa iyo na ang bahay dalanginan ay Catholic. Oh. Ayun na nga yun eh. Oh. Ayun na nga yun. Ibig sabihin kasi, bahay dalanginan, anong ibig sabihin ng bahay dalanginan sa English? Church. Oh. Oh, para sa lahat ng bansa, universal. Kasi ang Catholic, kung titingnan mo sa dictionary, ibig sabihin yan, okay. Universal. Throughout all. Okay. Ano ang basehan mo para sa sinasabi mo na si N.G. White ang founder namin? Sa libro niyo mismo. Anong libro? Wala eh, wala na. Wala. Okay. So, okay. Itinatag ni Ellen G. White kung 1844. Tama? Tama. Ilang taon si Ellen G. White nun? Hindi ko naman siya kilala. Oh, hindi ko naman ako pala kilala eh. Una-una, hindi naman related yung... Ano ba nangyari nung 1844? Ano yung nangyari nung 1844? Oh. 1 minute. Kasi hindi ko alam kung anong nangyari. Oh, hindi mo wala alam eh. Ito, hindi ko alam kung anong nangyari noong 1844. Pero ang alam ko, ang founder ng Seventh-day Adventist Church ay walang iba si Ellen G. White. Ay, nako. Hindi mo kailangan opinion mo. Tinatanong ko kung ano ang nalalaman mo kung anong nangyari noong 1844. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa 1844. Pero, hindi mo alam. Okay. Alam mo na ang founder ng Seventh-day Adventist Church ay si Ellen G. White. Oh. Wala nang nagdaan. Sa'yo mo, hindi mo alam kasi napakakawin. Wala nang alam eh. Okay, sige. Okay, sige. 30 seconds. Okay, wait 30 seconds. Okay, sige. Bade. Okay. Hello. Hello. Sundan natin ah. Yung pinag-usapan nila. Good church. Sino ba yung tunay na iglesia? Seventh-day Adventist? Roman Catholic Church. So, we have just 30 minutes na lang po. So, ilang stand na lang yan. So, bali, tatlong stand na lang kayo. Okay? Take tatlong stand. Okay? Then, pagkatapos nun, mag-ano ko ng testimony from the outreach natin. No? And magkakaroon na kami ni Brother Denmar ng Elevate Conference. Pero gaganapin namin yan sa ibang time. Wala lang bro, dito yung aking kabataan. Yes. Pero sinasagot niya na nalaban daw siya basta dito sa church namin. Okay. Hindi ko para natatawag ka. Natatawag ka ba? Basta dito sa church. So medyo ano lang, may nagawin na kaya. Sabi niya,
Pastor, ikaw na bahala kay Kapatid. Okay? Okay, I give to the RCC, bahala ka bro, I give you 5 minutes again. It's tatlong tindigan na lang to, but it didn't mind, yes. Tatlo kayo. So, bahala kayo dun sa tindigan na yan. Yung last 5 minutes ninyo, conclusion yun, okay? So, sa dalawang tindigan nyo, bahala kayo, mag-hemat kayo, mag-cross-exam kayo, or magpahayag kayo din. Okay, so 2 stand, then after that, i-conclude natin. Okay? So, ano muna ng konti, 30 seconds, patalas na. So, Father, yung mga kabataan dyan, pwede kayo lapit dito. So, sige, break muna tayo konti. 1 minute break. Sige doon, pwede ka lang po, patalakas na po. Okay. Hello. Yan. So medyo ano? Break muna, then ino muna tayo to break. So ang topic to church. Jim, lapit kayo dito. Jim, JP, Iris. Lapit kayo dito, lapit. Okay. Okay. So, pwede na ba, Father, ano? Philip? Pwede na, Father Philip? Okay, Father Philip, pwede na. Dalawang tindigan na take 5. Wala ka, cross-exam, presentation, eh, mga time. Then, 5 minutes. Tinding, okay. 5 minutes, conclusion yun, yung dulo natin. So, dalawang tindigan pa, bago yung... Okay, Mother, ano? Attend Catholic Church, Serenity and Dating. Okay. Kanina, ang tanong niya sa akin ay sa mababasa daw ang Catholic. Hinahanap niya yung Catholic. Nandoon na nga yun sa Mark 11:70 ng aking bahay. Ay tatawagin bahay talaginan para sa lahat ng bansa. Kasi ibig sabihin ng bahay talaginan, which is church, is refers to church, para sa lahat ng bansa, it is universal. Meaning, universal Catholic throughout all. Ngayon, hinahanapan niya kung nasaan na mababasa ang Catholic sa Biblia. Ito po, sa Greek, Acts 9:1, Heaven, Hall, Ecclesias, Catholicness, kay Lydias, kay Galileas, kay Samarias. Hinahanap po kasi ang Catholic Church na andyan mababasa. At bukod sa Biblia, may marami akong mga referensya na nagpapatunay na walang iba na itinayo si Kristo na simbahan ay ang Catholic Church. Siya sa Biblia lang, hindi man niya nabasa sa Biblia na may Seventh-day Adventist Church. Ito, standard references po ito. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to the structures which established the history of the Roman Catholic Church, traces the destiny of the society from its beginning until now. Napakalinaw, walang ibang lang kayo. Ayon sa referensya, si Jesus Christ. Okay. 2 minutes. We wait muna ba, bro? Walang tao sa ito, camera. We wait muna, o? Okay. Aking tinawag ng Catholic. Sapagkat hindi lumaganap sa lahat ng bansa. Romans 1:8. At ito yung katuparan
doon sa hula ni Propeta Isaiah na ang kanyang simbahan ay tatawagin para sa lahat ng bansa. So, ayon doon sa, ang katuparan nito, ayon doon sa Mateo 28 verse 18 to 19 to 20. Sabi dito, kaya't habang kayo humahayop, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, which is lahat ng bansa. It is refers to the universal church. It is Catholic. Yan ang ibig sabihin ng Catholic, sapagkat ang pangalan ng mga alagad ay lumaganap sa lahat ng bansa. Romans 1:8. So, ano pa? At ang Catholic term ito, maraming beses na pinanggit ito sa Greek. Ayon sa Acts 4:18, kay Galesitas otos perenilan ni Petestai beti itasken to katolo ipito ono beti to iso. So, ibig sabihin na katolo, which is the whole. Yan ang ibig sabihin ng Pan Catholic. 45. Wait. Hey, wala. 30 seconds. 30 seconds. Okay, wait na ako. Wait. Atay Denmark, tanong, presentation, yung bata. Tanong? Sa bata na. Sa bata na. Ito mas malakas na dito. Oh, magandang gabi ulit sa inyo. Isip pa ba kayo? Isip pa ba kayo? Okay. Sige. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Ngayon, sa dami-dami nung ating pag-usapan ngayong gabi, halos 30 minutes sa ako, may gusto kong ipakilala sa inyo. Ito yung Seventh-day Adventist Church. Ito lang, papatunayan ko na ang Seventh-day Adventist Church ang tunay na iglesia. Okay. Ano po ba ang basihan ng Seventh-day Adventist Church para sila ay tawagin tunay na iglesia? Ayan. Dito po sa Revelation chapter 12, yung buong, yung kabuuan ng chapter 12 na yan, ayan, kung meron kayo pang Biblia, yung kabuuan ng chapter 12 na yan, yan ay prophecy sa church. Ayan. Ang sabi dyan, yung babae ay hinahabol ng dragon. Sino yung dragon? Si Satanas. Ngayon, yung babaeng yun ay sumisimbolo sa iglesia. Yung kanyang anak na dinadala ay ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang sabi niyan, inusig niya ang iglesia sa panahong 1260 days. Ang iglesia na ito ay nagtago sa ilang. Kaya nga po tinawag na iglesia sa ilang. So yung buong Revelation 12 na yun, nagpapatunay na ang Seventh-day Adventist Church ay ang tunay na iglesia. Bakit? Ang sabi doon, yung mga banal sa langit, ano sabi? Pagtitika ng mga banal, ay narito pagtitika ng mga banal na nagsisitutan ng utos ng Diyos. Ha? Tandaan nyo, yung sinabi ko kanina, ano yung turo na makikilala sa Ezekiel 44:23-24? Kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. So yung utos na yun ay sabat. So ano yung kasunod? Ang sabi, may pananampalatayang ay Jesus. Yung pananampalatayang kong yun, yun po ay matotoo o espiritu ng hula. Nasa Apokalipsis 19:10. Ngayon, kung isang iglesia ay dapat makilala sa katangian. Sa Isaiah 8:20, sabi sa kautusan at patotoo. Ano yung patotoo? Ito yung spirit of prophecy again. Diba? Isaiah chapter 8 verse 20. Yan. So yung kautusan, ano yung kautusan? Patungkol pa rin sa Sabat at Ten Commandments. Sino ba tumutukan niya?
Seventh Adventist Church pa rin. Ba? Eh sila, binago nila. Binago! Ang ginawa, pwede sila sumamba sa rebulto. O? Oh, mabasahin ko isang referensya ng pagsamba nila sa rebulto. Mabasahin ko natin ang sarili nilang aklat. Hindi po ay mambibitang dito. Okay, mabigyan nyo lang ako anak, yung kanilang aklat. Okay, nandito sa aming presentation ito. Siya ang inyong pakinggan ang aral na Katoliko na sinulat ni Enrique Demon. Pangalan pa lang ng pare, Demon na. At sabi dito, kung ating sinasamba, kung ating sinasamba ang larawan ng Kristong nakapako sa krus, sinasabi natin, sinasamba at tinupuri kita Heso Kristo. Ituloy mo. Oo. Meron pang isa. Oo. Katisismo. Oo. Ano sabi ng katisismo ni Luis de Amezcuita? At sabi dito, pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang altar. Kung manikluhod ka sa tapat ng isang altar o larawan, ay magsabi ka ng ganito, sinasamba kita. So, anong ginawa nila? Binago nila yung pautusan. Sumasamba sila sa rebulto at larawan. Ano pa? Binago din nila yung sabat. Oh, papasahin natin. Katisismo ulit. 20 seconds. Oh, 20 seconds na yan. Mo, papasahin natin, ha? Hanapin natin. Okay. Iyan. Ito, sabi dito sa Catechism, Converts Catechism Catholic Doctrine, page 59, ang sabi, what is Sabbath day? Sabbath day is Saturday. Saturday, sa kanila linggo. Okay. 5 minutes. Tanungin mo na. Okay, tatanong muna ako. Okay. Unang-una sa rebulto. Unang-una ang topic namin, True Church. Okay. Tumakbo sa rebulto. Kung gusto mo sa kung gusto mo ng rebulto, next topic natin ulit yan, rebulto tayo. Ang topic natin eh ko kasi True Church eh wala namang Bukod sa Biblia, ano ang referensya mo na magpapatuloy na ang SDA Church ay itinayo ni Kristo? Biblia ay isang kamatayan. Bukod sa Biblia? Wala na, Biblia na. Wala na. Okay. Scripture at saka... O sige, Biblia. Saan mababasa sa Biblia ng Seventh-day Adventist Church? Sabi mo sa... Sa Biblia, referensya mo. Saan? Ito. Saan? Ito. Cover yan eh. Biblia pa rin yan. Biblia yan. Oo. Tama. O sige. Ayaw mo. Sige. Saan sabi ko? Saan? Sa kalata sa Biblia, ayon doon sa Matthew 16:18 na ang itiner ni Cristo na simbahan ay Seventh-day Adventist Church. Okay. Walang mo ulit pa. Okay. Hindi ko lilitrahin. Oo. Diwa. Ano ang apostolic succession ni Ellen G. White na ka-organize sa mga apostol? Ano? Ang full church ay hindi mo pasi sa apostolic. Ang sabi ko, yung apostolic succession. Wala? Oh, ibig sabihin, wala ka pala taong lang. Next question, wala daw. Kung ang STA ay tunay na church na itinayo ni Kristo, bakit 1844 lang nagsimula ang SDA. Kasi nga, inuusik na nagtayo ka doon sa ano, di ba, 1868. Nasa ako, walang Ano ang authority ni Ellen G. White na ibinigay ni Kristo sa kanya at saan sa talatang mababasa? Unang ko rin ito, kasi nag-bitchet, sabi ng Diyos, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, ang uling mga apostol, ikaw ay mga propeta. Tanong, nandun ba si Ellen G. White, isa ba siya propeta? Si Ellen G. White, saan sa talata? Saan sa talata? Si Ellen G. White, isa ko. Saan sa talata? Walang pangalan si Ellen G. White dito, kaya si Ellen G. White. Sabi mo, peke kanina yun, peke din yun.
Walang salata. Okay. Okay, walang daw talaga. 2 minutes. Kung prophecy, kailan natupad yung babae sa Revelation 10? Yung babae... Church ba yan? No. O si Ellen G. White? Church. Any church. Church pa yun? No. Oh, hindi si Ellen G. White. Hindi. Hindi si Ellen G. White. Okay, hindi pala. Umamin din. Okay. Ilang minuto pa? Ah, wala. 1 minute. 1 minute na lang. Okay. So, okay na. Gusto mo magtanong? Okay. This is your last 5 minutes, then conclusion mo. Alam niyo, ayoko na magtanong. Bakit? Eh, puro rin po ulit pa hinahanap eh. Ang sabi ni Mr. Soriano, Pierre Soriano, ang tumitingin sa titik ay kumapakay. Naniniwala na ako doon, si Soriano. Ba't kay Soriano hindi kay AG White? Oo, ito. Ito. Isa pa. Isa pa. May pupunyag ako tungkol sa Iglesia Katolika. Aklat ulit nila. Oo? Ito. Ang kasi alam nyo, sinasabi nila, lagi silang tunay, lagi silang sila'y totoo. Pero mayroong verse sa Bible na may tumalikod. May tumalikod, apostasy. Ito yung mababasa natin sa kapitulo 4, versikulo 1 at 3 na unang Timoteo. At sabi dyan, ngunit ang ilan ay sisitalikod sa pananampalataya at manakikinig ng aral ng demonyo. Ano yung aral ng demonyo? Pag pinapakin natin yung basa, sila yung nagbabawal ng pag-aasawa at pagkainan ng magkaki o kaunin. Natupad ba sa kanila? Babasahin natin. Yung pinagbabawal ang pag-aasawa. Uunahin natin ito. Ito sabi. Pagbabawal ng pag-aasawa ng Iglesia Katolika. Ito sinasabi. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ay pinatutupad buwan pa sa pasimula na pagbabawal sa mga sasardote na mag-asawa pagkatapos silang maordinahan. O, ang pananampalataya ng ating mga ninuno na sinulat ulit ang isang paring Katoliko na Hesuita. Ang sabi niyan, ang disiplina doon ng Iglesia Katolika ay pagbabawal sa pag-aasawa sa mga sasardote. Ikalawa, yung pagbabawal sa namang kati na araw ng demonyo, mapasahin natin. O, ito, sabi, siya ang inyong pakinggan ng aral ng Katoliko, page 138 ni Enrique Demon. Demon talaga eh. O, ayan, sabi, sa ikalawang utos ng Santa Iglesia Katolika, ay ating inuutos na ipinagbabawal ang pagkain ng lamang kati sa mga araw na kanyang pinili. Ayan. So, yung araw na pinili ng Iglesia Katolika ay Biyernes Santo. Hindi sila kumakain ng karne. So, ano yung natupad? Yung dalawa na araw ng demonyo, yun yung ikakakilala ng tumalikod sa pananampalataya. Sa kanila yun. Kaya kung sabihin nila sila ay tunay, huwag kayong maniniwala doon. Pari pa lang nila, pangal, Enrique Demon. Oh. Ayan. Sa Biblia, mga kaibigan, ang puno ng iglesia o ulo ng iglesia ay si Kristo. Ang ulo ng Iglesia Katolika ay ang Papa sa Roma. Babasahin natin. Ito sabi, ano kaya ang Iglesia Katolika? Ito, ang sagot, ang Iglesia Katolika ay ang isang organisasyong Kristiyano at ang puno nito ay ang Santo Papa sa Roma. Katisisim page 35 ni Luis de Amezquita. Katisismo nila umamin mismo na ano, ang ulo ng Iglesia Katolika ay Santo Papa, hindi si Kristo. Kaya, kung sabihin ulit nila sila tunay, hindi sila tunay.
Sila ay iglesia ng Santo Papa. Oh. Oh, yan. Ngayon, ito ha. Ang Seventh-day Adventist Church po ay organized noong 1863. Yung 1844, sa research. Kaya ating i-recommend, Brother Philip, mag-research ka ng history ng Seventh-day Adventist Church. Baka ipahiya ko ito sa 1844 mo. Okay, ano ba? Conclusion, no? Okay, conclusion, both. Ano na ito, bro? Nakakatawa pala ito si Brother, ano? Denmark, komedyante pala ito. Parang maluha-luha ako. Pero thank you sa'yo, Brother. Unang-una, ang topic namin, Rogers, ang itinindig niya, yung pantira sa Catholic Church. Hindi ko nakita na itinindig niya yung Rogers na itinayo ni Ellen G. White. Ang ginawa niya, inatake, napunta sa ribulto, napunta sa pagkain. Siya na nga mismo umamin eh. Disiplina daw. Ibig sabihin, hindi pala doktrina yun. Yung pagbabawal pagkain. Eh sa iglesia, nagtataka ako, namamangka pala to sa dalawang ano, ilog. Dala-dala pa rin yung ano, doktrina ng INC. Lagod ka sa mga ex-kapatiran mo. Namamangka ka pala sa dalawang ilog. Baka may scan. Oo, baka may scan, lalo ka. Magaling siya sa helo, makapasa sa atang. Rogers, topic namin eh, hindi niya naitindig yung kanyang Rogers, wala tayong nakita. Nag-lecture lang siya, puro lecture ang ginawa niya. Eh sa akin, bukod sa Biblia, marami po kami referensya. Ito, standard references, nagpapatunay na walang ibang itinayo si Kristo na simbahan. Since 3380, no other than the Catholic Church. At wala namang ibang simbahan nung panahon din ng Apostol Pablo at ni Apostol Pedro. Bakit Roman Apostolic Catholic Church? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit? Sapagkat itinayo sa mga apostol. Bakit Romana? Bakit napunta sa Roman ang church, Roman Church? Kasi that time, pinersecute yung mga unang Kristiyano noon. Kaya nga, ayon doon sa Acts 11:23, anong sabi ng Panginoon? Nagpakita kay Apostol Pablo, sabi niya, kung papaanong nagpatutuo ka sa akin dito sa Jerusalem, ganun din ang gawin mo sa Roma. Amen? Kaya tinawag na Apostolika Romana sapagkat doon itinayo ang simbahan. Ano pa? According to Catholic Romans, the Christian Church which is the under authority of the Pope as the Bishop of Rome, it is largest branch of Christianity and unit of Reformation in the 16th century. It was the holy organized church in Western Europe. It maintains that is the power preserver of the true and ancient faith of Christianity. True pala to. It is title of Catholic Church of Rome. Dates from the early days of the Christianity. The word church to the first Christians mean all the members of the Christian community under the leadership of the apostle. They believe that Christ himself established this leadership, that Christ himself was the invisible head of the church, which his Holy Spirit. The church was therefore defined, for it was a union of God and man. The authority of the apostle was transferred, delivered directly to the later leadership of the church. Hence, church is founded. The apostle, a particular claim to authority.
The Roman was applied to the church for the practical reason that the Rome was the center of the early Christian world, and it was convenient the bishop of the Rome to be center of the Christian organized. There is a tradition that Saint Peter was the first bishop of Rome. Primacy of Rome was also held by his heritage as the old imperial capital, especially after the founding of the Constantinople in 33 AD. Okay. The College of Cardinal is appointed by the Pope from among his bishop and archbishop. Salamat, thank you. Kapakalanin na po niya. Ay, last stand na, bro. Sabihin mo na yung dapat mo sabihin. Ewan. Alam nyo, yung kanyang mga sinabi ay kawang. Naway eh. Okay. Alam nyo, kanina, pinapamalaki yung dictionary, encyclopedia. Alam nyo, ang sabi ng Biblia, ito ang aking anak. Siya ang inyong pakinggan. Kaya yung Biblia, naway. Kaya ang Biblia, naniniwala po ang Seventh-day Adventist Church na ang Biblia ang tanging batayan ng ating pananampalataya at wala ng iba. Ngayon, kaya ako sinabi yung mga bagay na yun, yung katangian, yung mga turo ng Iglesia Katolika ay kasi sa 1717, sinasabi na makikilala sa turo kung ito'y sa Diyos. Sabi, anong turo ba yun? Sabi ko, ito ay sabat, wala sa kanila. Ang itinindik, encyclopedia, kung ano-ano pang mga referensya na pawang mga pro-Catholic. Diba? Hindi niya nag-iisip. Diba? May ang dadali mo, pro-Catholic. Kumuha ka kaya ng neutral. Hindi sa Catholic po. Okay. Ngayon, gusto kong kunan yan na imprimatum at saka ng ano pa, yung mga ano ng aklat. Yan. Kasi, kung sino yung mga binanggit niya mga author, ngayon, syempre, pro-Catholic ka naman. Kaya tayo, mga kaibigan, mag-isip-isip tayo, huwag tayo basta-basta maniniwala sa kusin-sin. Kasi, alam nyo, ang dala ko ay ang Biblia. Siya dala niya kung ano-ano mga magasin. Ngayon, gusto niyo daw patunayan ko. Isang talata lang ibibigay ko sa iyo. Talo ka na eh. Bakit? Ito sabi ng Diyos. Ito ang tanda ng tunay na bayan ng Diyos. Mapasahin natin. Ezekiel 20, versikulo 12, tutuloy natin sa 20. Ito ang sabi. Bukod dito ibinigay ko sa iyo, ibinigay ko rin ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa inyo. 12. Talatang 20. Ito sabi, at inyong ipanginin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo. Ano daw ang tanda ng Diyos sa tunay na bayan niya? Ang sabi niya, at kanilang ipanginilin ang aking mga sabat. Marami pong sabat sa Biblia. Nasa Leviticus 23. Okay. Pero ano ang nangyari? Sa Colossians 2:14, inalis ang seremonyang sabat. Ang nang nila ano? Yung perfect one sabat. Yung nasa Hebreo 4:9 ang sabi doon, at may natitira pa sa pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sino yung binigyan ng pamamahingang sabat? Ang bayan ng Diyos. Ngayon, sila ba ay nagsasabat? Hindi rin. So, yun sila yung bayan ng Diyos. O, di ba? Ngayon,
Ngayon, mga kaibigan, wala naman siya nabasa ng Iglesia Katolika. Lahat opinion, lahat lang nakabase sa magazine, sa kung ano-ano pa referensya, na hindi natin kila na ang author. Kung ano ang kanilang otoridad, bakit hindi na isinulat? Wala. Ngayon, ang ating pagpasihan ay Biblia. Ayun po ang ating paniwalaan. Ngayon sa ating, may pakilala ko na sa Baptist Church. Ninanais po namin na sana ay maging makibigyan pa rin tayo kahit na makaiba tayo ng pananampalataya. At nawa ay tayo ay magpatuloy ng pananampalataya kay Jesus na sa Panginoon ng Sabat. Anong sabi sa Marcos 2:28? Ang sabi doon, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Kung si Kristo ay Panginoon ng Sabat, ang kanyang iglesia ay Seventh-day Adventist Church. Hindi niya sinabi na ang Panginoon Jesucristo na anak ng tao ay sumasampa sa larawan. Meron ba? Wala. May ipagdiwang na yung Pasko. Wala eh. Wala pang mabasa dito eh. May ipagdiwang yung Semana Santa. Wala rin. Ay, insi argument yun. May isa rin. Wala rin. Oh, kita nyo? Purgatorio, wala rin. Oh, lahat ng awal nila, wala sa Biblia. Kaya, sino ba yung tunay? Yung wala sa Biblia? Catholic Church, papasok dito. Di ba? Inyong ating suriin, mga kaibigan, bago kinaniwala. Yung awal pa nila ay nasa Biblia. Huwag tayong papasok sa Google. Mahilig siya sa Google eh. Okay, maraming salamat sa inyo sa pagpapalatak sa akin. Alam ko, ilang segundo na lang. Kaya, pinagpapasalamat ko na ito yung ating mga kausap ngayon na Brother Philip at si Brother Melchor at kay Pastor Sustin. At sa inyo lang, mga kaibigan, sana ay makita ulit tayo. At pwede na ba akong magsuri din kung iimbitahan nyo ko at gayon din naman kayo sa akin. Diba? So, yun po. Kung meron pang katanungan, may Facebook ko po ay Denmar Santiago. Okay. Oh. Pwede kayo magtanong sa akin. Denmar Santiago. Oh. Kung nais nyo ng personal, pwede po mamaya. Libre po ako. Mag-aralan po kayo. Yun. Yan. Libre po ako. Hanggang 10 o'clock, pwede ako. Yun. Yan. Sige. God bless sa inyo lahat. Okay. Okay. Sige, palapakan natin, no? Okay, aawit lang tayo, pero huwag mo na kayo uuwi kasi yung kita, hindi kami makapagpapit. Ay, hindi na kami uuwi. Okay. Awit lang kami isang kanta. Anong tayo ng sasalil ng tuktugin ni Balay Francis.